Okay, we're live po. Divine intervention. Kung naniniwala po kayo. Kasama ko, Assemblies of God, Pastors, Pastor Bob, Pastor Tim. Nagkataon na pumunta ako dito. At ano ba nangyari, Pastors? Nag-aanap po kami ng something to have coffee. Pagpasok namin dito, nakita kayo namin. So, we call this divine acquaintance. A divine intervention because... So, Assemblies of God, Pastors. Matagal na po kayo doon. I am a fourth generation preacher po sa aming movement. I'm already around 16 years to be with Word of Hope. And Word of Hope is led by our Bishop Dave Sobrepeña. And he is the General Superintendent of the Philippine Assemblies, Philippine General Council of the Assemblies of God. So, with 4,000 churches? All over the Philippines. All over the Philippines. So, bali, kaya po, bago ko pa kwento sila, baka, inisip ko kasi baka may message na maganda, makakatulong sa kababayan natin. At yung kilala ninyo po pala si Pastor Gab. Yeah. Si Pastor Gab, na-meet ko 2015, siya yung nagsabi sa akin na tatakbo ka dapat sa politika, marami kang matutulungan, yan ang gusto ni God sa'yo. 2015, hindi po ako naniniwala noon, pero si Pastor Gab ay... Kumpari ko. Kumpari niya. So, meron din siyang prophecy sa'yo. Meron din kaming nakikitang pangangailangan ng bansang Pilipinas na... So, pareho ang... pareho ang aming tumulong. Nararamdaman, Doc. So, yung Pastor Gab na tumulong sa akin, ilagay sa direksyong to, siya rin tumulong sa inyo. Yeah, opo. Saka ako, the floor is yours. Yeah, ako po yung masaya dahil gaya doon sa pag-akyat nyo sa Baguio, malaki po yung signage na makita nyo kagad doon yung gwapong-gwapong picture ni Dr. Welly sa Marcos Highway, sa La Trinidad, and some part of the Philippines. Kaya sabi ko, ito sigurong kapatid na ito ay may talagang pipagawa ng Panginoon sa ating bansa. At doon nga, nababasa ko sa kanyang mga vlogs na gumagawa ng mga free medical missions for almost 25 years. At nakita ko doon ang daming mga followers. Kaya nagkaroon ako ng interest na ipag-pray tong kapatid na ito. At sa araw na ito ay by God's divine connection or intervention, ay nakakasama kami sa lugar na ito. Kaya po... patuloy nating panalangin ang misyon na binigay ng pinagkaloob ng Panginoon kay Doc Welly. Tama. Dahil ganitong mga tao po, mga puso ng mga Pilipino na magsilbi din sa ating mga Pilipino ang kailangan talaga natin. Actually, ginawa ko itong live video. Baka may message po kayo sa kanila. Pero salamat sa endorsement. Pero hindi po yun ang gusto natin. Yung naglalagay ng pakonti-konting poster sa buong Pilipinas, mga anim yun, isang pastor siya. Nga. Brother pala, Brother Jusel Ramos, nililibre niya po lahat yan. Oh. At sabi ni Brother Jusel, ako kasi open ako sa followers ko, maniwala sila, hindi maniwala. Oh. Sabi ni Brother Jusel, tinutulungan kita ng libre kasi nagpe-pray daw siya. Oh. At message daw ni God sa kanya, tulungan si Doc Welly sa billboard. Eh siya may-ari ng billboard. Sabi ko, kung magbibigay ka ng libre, di why not? Tatanggapin ko yun. Any message, Pastor Bob, sa mga, ano bang nafe-feel mo na kailangan malaman ng kababayan natin ngayon? Okay, ang Pilipinas ay napaka-aktibong bansa para po sa isang uri ng politika, at ito ay isang larangan kung saan ay maraming mga qualified individuals na gusto nila, pabalik-balik na nga sila dyan. But this time, I know that you know what I am trying to tell you, but this time, it is an excitement personally in my heart that we need somebody who's got the passion, who's got the conviction to help not just those people who are readily could avail his help. But lalo na yung mga mahihirap, lalo na yung mga walang sapat na kakayahang pananalapi upang ang kalang kalusugan ay mapangalagaan at maibsan yung kalang hirap na nararamdaman sa mga sakit at karamdaman, knowing that Doc Welly is a wide knowledgeable person when it comes to medical field together with his loving wife at cardiologist. Ito po ay nakikita natin sa mga YouTube broadcast nila or vlog na
tumutulong sila. Paano yung mapaglabanan yung hypertensions or paano maibsan. Siguro kung mabigyan natin siya ng pagkakataon, we are praying for him because this is actually a divine appointment. We didn't have that intention na pumasok kami sa lugar na ito. In fact, nagdidili-dali kami ni Pastor Tim saan kami papasok to have some coffee for a while before we go and proceed to the next meeting. Pagpasok namin, I instantly glanced dito sa couple, Ong couple na ito, na nasa isang table. So I said, "Hey, Dr. Ong!" So this is a divine appointment. Meaning, there must be something great that God has prepared in His heart for the future of the Philippines. If I may suggest, let's have Doc Willie in the Senate. Thank you so much. 15 minutes pa lang kami nakikita niyan. Ay, ganun talaga dahil... Basta ang na-feel ko lang message, kasi sinabi niyo na rin eh, open na ako sa kanila. Kahit kung tawanan nila ako, okay lang eh. Kasi ang feeling ko, yung media po kasi at ibang tao, lagi sinasabi, bakit ka tatakbo? Wala kang pera, wala kang pangalan. Hindi ko naman tumatakbo sa pangalan. Ito yung feeling ko na gusto ni God na pumasok ka dyan, kahit gano'ng kahirap, malulubog ka one day, pero sabi niya, next day, babangon kita. Right. Lubog, bangon. Doc Willie, may... Yun lang ang habol ko in the end. Kahit malubog ako, na hindi niya ako iiwan in the end. Yun lang. Doc Willie, may kasabihan nga na ang pinakapulubi daw sa lupa ay yung taong walang pangitain or vision. Eh, meron ka namang vision eh, para okay sa ating bansa. Okay. Ang ibig sabihin noon, mayaman ka. Mayaman ka sa pangitain, sa vision. Mayaman tayo sa pangitain. Oh. Tsaka sa mga like, tsaka mga share. Pero minsan, iba yung reality ng politika na ako na. Iba pala talaga. Matindi ang galaw at kung ordinary tao, ang daming mga Pilipino gusto magsilbi. Oh. Pero walang pera, walang... Kaya sa akin sila sinasabi nila, kung maganda performance si Doc Willie, pati sila na rin susubok. Right, right. At saka, it is always measured, lalo na ang Panginoon, yung motivation. What is the reason behind? Why are you going to pursue a career in the politics? Yung iba siguro, hindi man natin masasabing lahat, no? Prominence, favorable, kumbaga mga benepisyo nito pag nasa politika ka. Pero, siyempre, authority and power, influence. Pero ikaw, Doc, kayong mag-asawa, tulong lang. At nagsimula kayo sa tulong. Bago ka maghangad na maiupo sa isang katungkulan, tumutulong ka na eh. For that 25 years, madaming donin. Kaya nga biglang yung sa vlog mo, ang daming followers dahil ang dami kang natulungan at saka ang dami ding mga kababayan natin, mga Pilipino na humahanga sa ganyang puso. Ang gusto ko sana, ewan ko lang kung mali ang vision ko eh, pero ang feeling ko sa heart ko, gusto ko medyo magkaisa yung bayan, na konting mabawasan yung awa, yung ingay. Kasi pag di tayo babalik sa Diyos, magiging medyo, diba, bumalik sa Diyos, eh baka mamaya magkakalamidad tayong, diba sa Bible yan, pag hindi mabait yung bansa, or yung mga tao, masyado ng maligalig. Ano bang word yon? Eh, baka magka-calamity tayo, magka-earthquake tayo eh, di ba? Pero kung mabait yung mga tao, sumusunod sa Panginoon. Pagpapalain, marami tayong biyaya and blessing. Naniniwala ako doon. So, gusto ko maging kahit konti lang positive influence habang kaya ko pa. Right. At habang katulad nito. Bata pa naman kayo eh. Oh, yung maganda, bata. At the right time, at the right place, and kailangan i- good at saka Doc, ano, masasabi ko, Doktora, yes. Life is a free gift from our God Almighty. He's the Creator. And you, both of you, at ang mga doktor, ang inyong sinumpaang tungkulin ay to alleviate yung kondisyon ng buhay ng tao, lalo yung mga may sakit at karamdaman. Basically, yan din naman yung gusto ng Diyos eh. So kapag ginagawa niyo ito without the motivation of earning influence, power, authority, and more money, you're doing this. I believe, pasok kayo doon sa 15 times binanggit sa
different books from the New Testament, good works. And God rewards our good works. Meron pa akong nafi-feel ko kasi nabalabas eh. Kailangan ko na sabihin eh. One year ago, iniisip ko, ano bang strategy mo sa politika? Paano ka mananalo? Sino idol mo? Sino gagayahin mo? Tapos naglalakad ako, biglang pumasok, gagawin ko lang kung ano ginawa ni Jesus. Si Jesus, gumagamot lang kahit kanino, diba? Tapos sasabihin lang niya ano nararamdaman niya. Ganun lang, tulong lang siya ng tulong. Diba? Mag-aakyat siya sa mountain, magsasabihin lang niya ano maganda para sa tao. Nag-a-advocacy siya ng ikabubuti. Niya, yun lang ang gawin mo. Walang epal, walang drama, walang bayad. Tapos, bahala na. Yun ang pattern ko eh. Kaya sabi ko, e-epekto, magmumukha akong tanga, pero yun ang feel kong lulubog, lilitaw, ito gagawin kong pattern. Ganyan talaga pag mayroon kang pangitain. Oo. Ayoko mag-ganyan. Mm-hmm. Sa politika kasi kailangan sumabay ka sa isang daan eh. Para may grupo ka. Mm-hmm. May base ka. Para malakas. Ito grupo mo, ito kaway mo. Oo. Ay, gusto natin gamutin lahat eh. Paano yun? Eh kung yun naman yung flow ninyong susundan, o di hindi natin mapag-reconcile yung mga grupo na yan. Laging mayroong pagitan. Yun lang feeling ko parang mission ko na makalusugan ng bayan plus maging madasalin at bumalik yung talaga na sa puso ng bawat Pilipino na alam nating napakabait naman. Diba? Baka lang na a-advise ng iba, maibalik ko konti. Sabi ng ikalawang Kronika 7:14, if I may just quote, ano, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, seek my face and turn away from their wicked ways, then I will hear them from heaven, I will forgive their sins, and I will heal their land. Okay. And the land is not lang yung lupa na nakikita natin. The land is composed of people. So, Dok, you are there. Meron lang kung maiwanan din na verse sa'yo, yung Philippians chapter 1, verse 6. Sabi na doon, he who began a good work in you will carry it on to completion. Ang Panginoon po ang pagkatapos sa magandang sinimulan niya sa buhay mo at naramdaman mo yan. Sabi yan ni Handel eh, nung ginawa niya yung Messiah eh, he who gives me the work to do will give me the strength to do it. Right. Umpisa ng Panginoon sa buhay mo yan. Magtataka na yung mga followers ko. Nasisiraan na ng bite si Doc. Nakita niyo na tunay na Doc Lee. Yan po tunay. Yeah. So, happy ako sa tips ko, pero gusto ko talaga gumaling kayo. Walang bayad, walang nating. Kahit sabihin nila, wala daw taong ganyang kabait. Siguro nga, di naman ako mabait eh. Pero pinipilit natin maging mabait. Mabait tayo sa tulong ng Panginoon. Yes. Doc, number one. Lahat ng gustong gumawa ng kabutihan ng libre, sinasabi ng nakararami, although hindi mo lahat, sira ulo. Baliw, no? Baliw, no? Wala sa tamang hulog. Pero ang Diyos hindi nagpapabayad, ultimo buhay natin, hindi pinapabayaran. Libreng hangin, libreng sunlight, libreng dwelling sa mundo, walang bayad. Health tips dapat libre. Yeah. Kaalaman, bakit kailangan itago? Ba't kailangan kita similin? Number two, doon ako nagsimulang mag-follow sa inyo. Noong meron tayong church members na masipag na worker, hindi maigagalaw ito, pati ito. At paborito kong panuurin sa mga video blog ni Dok at saka ni Doktora ay yung paano maiwasan, anong dapat gawin, at ano ang remedyo sa mga taong may problema sa carpal channel. Meron tayong mga exercise na. Yeah. Doon ako nag-start. 7 years ago. Thank you. Thank you, Dr. Riley. Ngayon lang tayo magkikita. Yeah. Malapit na yung campaign. We will pray for you. Okay. Final words sa ating mga followers. Final here, words. OFW and abroad before I close. Lakas ng internet ko ngayon. Mga minamahal na kababayan, whether nasa abroad ka or nandito ka sa Pilipinas, pareho lang ang Diyos nating nilalapitan. Our God is not dependent on the capacity of our internet like this one. He's the creator of the signals for us to be able to enjoy internet. At saka, kung meron kang mabuting hangarin, kaibigan, kababayan, para sa kinabukasan ng anak mo, that's the reason why you're working away from your family, you sacrifice so much, it is much better to have somebody who gonna really have the passion and the heart to help us out. Our time will pass soon or sooner.
But yung anong legacy na ipinamumuhay mo ngayon, that will remain. And I'd like to ask you, let's allow Doc Willie and Doctora Ong here na mag-iwan silang magandang legacy sa history ng ating politics sa bansang Pilipinas. We love the Philippines. We love people like them because God loves to serve like the way how they felt that burden in their hearts. Let's unite together. Let's be one. There's only one God. There's only one way to praise Him. That is to follow and obey the passion that He's given us, help others in order for us to be able to bless and glorify the name of the Lord. Okay, panalangin natin si Doc Willie at si kanyang mahal na asawa. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Oh God. Maraming salamat, Panginoon, sa passion at pangitain ninyo pong pinagkaloob nilagay sa puso ni Doc Willie. Dalangin po namin, Panginoon, na gawin po ninyo siya. Yes, Lord. At yung makapangyariang pangalan po ang siyang may taas sa kanyang misyon. Dalangin po namin na sa kanyang patuloy na sumunod sa inyo, sa inyong kalooban at maging po sa campaign period na ito. Yes, Lord. Dalangin namin that you will continue to guide him and protect him. Yes, Lord. And even the people around us, we all love the Philippines because we know that you have called us to do good things. And Lord, as we allow Doc Willie to represent us in this passion and vision, yes, Lord, may your Holy Spirit continue to guide him. Yes, in Jesus' name we pray. Amen. Father, we also ask you, every time that they would travel and go back home, let your protection be upon them 24/7, including their two children. And Lord, continue to expand their capacity. We thank you for this heart of a man and woman like them. May you continue to raise people who's got the passion and the heart to serve you by serving people. This we pray and we honor you in Jesus' name. Amen. Congratulations. Congratulations. Woo! 15 minutes pa lang tayo nakikita sa video na. Doctora! Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. See you again.